adlaw nga Biyernes, hay may aton nga agenda di kalibo. Alas 8 ron ni Matagaon, as na talasingkot hapon, iya ron sa kalibo magsaysay park. Then, alas 13 hapon, may Thanksgiving mass kita, yaman sa magsaysay park. And then, 4 p.m., umpisa ron ang aton nga Foundation Day program. Ikaroon na yung title ang aton nga Foundation Day program nga ray Pagpadungog. Pagpadungog imaw dahil lato ating activity nga to ay abong katurato nga ginatawag it. Kasi dungog no, it award o ginarecognize na to no. Inaon karoon ro atong nga outstanding business and real property tax taxpayers no nga yearly mataroon ginakandak it atong nga Office of the Municipal Treasurer through the leadership of Dr. Ray C. Villarreal. So may una pagkikita nga three-termer barangay officials no, first time ra, first time sa municipality of Kalibo nga gatawag it recognition or ga-confer it award ng municipal government of Kalibo sa aton nga mga barangay officials, both barangay captain at barangay kagawad nga nakatapos it three consecutive terms no sa sangka position, either barangay captain or barangay kagawad. So raya na year ay, since first time ay mga abo-abo siguro yung mga no? Kasi ro, mga nagtaliwan pa nga nagservisyo man in three consecutive terms ay pagkatawaan man ito recognition para fair man sa tanan. So depende lang din ka rin no? Kung ano rin maging resulta sa pag-abot ng meeting in Donut nga before lunch para sa pag-finalize it yung dayang activity. Then may ato man nga awarding. No, ato namin nga mga kabaranggayan ay nag-intra sanda, no? Although required din matasanda mag-intra, search for best barangay policy desk, no? Do ato nga nga mga assessment team ay naglibot sa tanan nga kabaranggayan ato ng kalibo, aging assess, aging validate, no compliance si ato nga barangay sa abaw desk. So, no, yun ay sa November 3, pag-awardan man ron, una, no, top 3, ang tanan man ay may award, no? Yung mga barangay natin. First man na imaw, do search for best barangay bautes. Although, kung matanawang din nato na medyo kabuhay na tanong bautes siya, bingaran nato, no? Ang no, province sa Baclan ay nagakandak na ay awarding na natin ang aton sa municipality of Kalibo ay first ra. Then sa ano, di ka naman sa padumog nga ra ay kinarecognize nato or kinatawan at importansya ang aton ng mga partner, no? Ng mga civil society organizations. First time man ra. So do you know, jabo ng mga first na mga activities natin sa pag-abot ng nga Foundation Day. Agro yan ay kabay pa maging madinagagong na tanan. November 6, bali 6 is Lunes nga adlaw, ay may natin nga inatawag nga Sanggunian Kabataan and Youth Night. Raya nga rin pag-aibaton ito sa Aklan Training Center, no? Then to be spearheaded by our Sanggunian Kabataan Federation and our Local Youth Development Office or the Kalibo Youth Development Office na ito, no? Then headed by our SA, Honorable Romelin Kim, Flores Kim po, and then sa ating Youth Development Office ay si Mr. Janelle, Janelle de la Cruz. So right now, November 7, bali, Martes nga adlaw, okay, may aton tagid yuman nga Chenda di Kalibo, iya man niya akong pag-aiwaton sa Kalibo Magsaysay Park. So ro yun ay alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Then may mga kasari-sari man nga mga services, no, nga ro yun ay libre. Pareho nga free legal aid clinic, no, nga layarahay to be spearheaded by our municipal legal office in close coordination with the Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter and the Law Department at aton nga Aklan Catholic College. Then may aton man nga free late birth registration. So kung may mga kilala ka mga wagpaharistro, no? At ang birth ay libre ron sa November 7. Daya ay pagpangunahan no? At aton nga Office of the Local Civil Registrar headed by Ma'am Donabel Manalo. Then may atong mga free health health services. Siguro ay mga free BP
or free medical check-up sa depende sa ato ng municipal health office, no? Headed by our municipal health officer, Dr. Jocelyn T. Garcia. Then sa November 7, nag-ato, yes, both ano yung tanong yung mga activities nga na iya sa Magsaysay Park na ito. Then may atong Manila nga, ginaprepare nga booth, may atong nga, cooperatives booth, at may atong nga DNR booth man. So, bukod pa ako sure sa kung ano nga services to ma-provide din na nang itatong nga sa cooperative, ang mga atong nga sa DNR. Then lastly, November 9, bali, Webes yung tangadlaw, 8 Abihay, holiday eh. Buding Ramos, yata ron niya day. So, holiday ron sa province sa Baclan. So, wag kita ka activity dahil yung province sa Baclan siguro gina-invite man natin municipal officials na magtanggaw ito sa Godofredo Park sa Provincial Capital Ground. Sa November 9 nga rin, activity na ito, in line sa ating foundation day ay alas 8 agahon, ito sa Kalibo Pastrana Park, may unang na paghihiwakan na drum and bugle contest. So first time man rin, sa after ilang years, no, dahil dati aware man kita, may inatid matapita ng mga drum and bugle contest na ginahel dito sa Kalibo Pastrana Park, participated by our different schools, no, not just in the municipality of Kalibo, but province-wide. Then, iya sa atong third floor conference hall sa old municipal building ay ng atong Salamat Mabuhay Program. Sa kita kung ano Salamat Mabuhay Program. Raya nga rin is spearheaded by the Office for Human Resource Management headed by our acting Municipal Government Department Head 1, Sir Leonard Cristobal. Bali rin, Salamat Mabuhay Program ay pagdaot recognition sa mga nag-separate, no, ang mga employees sa municipal government at Kalibo through mga retirement pag-imana or may mga matakarna, may mga posthumous award na doon nga nagtaliwan yun ng kaibahan natong gaubraya sa municipal Kalibo.